Rap-Nip-Bildchen. SYM JetX 150cc. Yung version 2 po na JetX 150cc ang ilalabas dito sa atin. Kaya dito sa part na to guys, hindi na naman tayo binigo ni SYM guys sa scenario niya JetX 150cc. Nakakatuwa nga na version 2 ang kanilang ilalabas dito sa Pilipinas. Bakit kaya? Kasi ang ilan nating mga kababayan guys is madami po talaga ang nag-aabang at nag-aantay sa JetX 150cc na ilabas dito. Kaya nga naisip ni SYM Philippines na ang ilabas dito sa atin is yung version 2, yung naka 4 valves na, kasi alam naman natin guys na ang iba niyang competitor is mga naka 4 valves na, para din makasabay si JetX 150cc sa iba niyang mga karival, kailangan din talaga na ang ilabas at ang ipangtapat sa kanila is same sa kanyang specs, kaya nakakatuwa na version 2 at 4 valves na nga po ang JetX 150cc. Ano-ano pa nga ba ang dapat nating abangan sa kanya? Well, kung titignan guys sa kanyang tindigan, talagang makikita mo na napaka-unique din talaga ng disenyo ng scooter na ito. Makikitaan siya ng napaka-futuristic na design. Siya nga po is naka-fuel injected sa kanyang fuel system and naka-liquid cooled engine. Ngayon guys, siya po is may sukat sa kanyang compression ratio na 11.1:1 and meron po siyang fuel tank capacity na 7.5 liters. May sukat nga po na 57.4 by 57.8 ang kanyang bore and stroke. And ito nga guys is may bigat po na 140 kg. Naka-smart key na po siya and siya po is meron nga pong ABS. Ito nga po guys ang isa sa maganda sa scooter na ito dahil mapifeel mo talaga ang safety sa kanya. Full LED na nga po ang kanyang mga ilaw at sa kanyang panel gauge. Naka full digital panel gauge na rin siya guys at mayroon nga po siyang sukat na 780mm sa kanyang seat height, CVT gearbox. At ito pa ang maganda sa kanya guys kasi siya nga po is may gas consumption na 42 km/L. Meron na din po siyang built-in na windshield pero ito guys is hindi nga po adjustable. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang sukat ng mga gulong. Sa unahan nga, may sukat nga po siya ng 100 by 90 by 14 and meron namang sukat sa likuran na 110 by 80 by 14. Same na nga po sila guys na naka-tubeless. At pagdating naman sa kanyang ground clearance, may sukat nga po ito na 107mm and 1350mm sa kanyang wheelbase. Pagdating naman guys sa kanyang mga suspension, sa unahan nga is naka-telescopic fork at sa likuran naman is naka-dual shock absorber naman. Napaka-unique nga po ng disenyo ng kanyang wide handlebar. Mas wide para mas madaling i-maneuver lalo na sa mga traffic situation. Tapos samahan mo pa sa body posture ng rider na napaka-relax. Kaya dito talaga feel na feel mo ang comfortable na body posture na less talaga sa pagod ng rider. Kaya ito scooter na ito is pwedeng pwede talaga sa long ride. Pagdating guys sa kanyang physical appearance, makikitaan mo din siya ng aggressive looking lalo na sa kanyang headlight na talaga makikitaan mo. Napaka-angas ng kanyang disenyo and samahan mo pa sa kanyang aerodynamics dahil kung titingnan nyo sa kanyang side fairings, makikita nyo na ang kanyang body shape is makikita ang less air dragging talaga. For my personal opinion lang guys, no, para sa akin dito guys, ang isang downside lang is yung kanyang bigat na 140 kg. Ngayon ang tanong, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Ang JetX 150cc nga guys ni SYM is nagkakahalaga nga po ang kanyang cash price ng 135,800 pesos. Pero syempre guys, pwede mong kunin ang motorcycle na ito sa pamamagitan nga po ng installment. Paiba-iba nga po guys ang kanyang down payment. Pwede kang mag-down ng 20,000, pwede kang mag-down ng 30,000, pwede kang mag-down ng 40,000, and pwede kang mag-down ng 50,000. Kung 20,000 nga po ang down payment mo, ang iyong monthly guys is magiging nga pong 12,542 kapag 12 months. Kapag 18 months naman po, ang iyong monthly naman po is magiging 9,059 pesos. Kapag 24 months naman po, ang iyong monthly is magiging 7,318 pesos. Kapag 30 months naman po, ang iyong monthly is magiging 6,275 pesos. Kapag 36 months naman po, ang iyong monthly is magiging 5,576 pesos. Kapag 30,000 naman po ang iyong down payment, ang iyong monthly guys na 12 months is magiging 11,566. Kapag 18 months naman po, ang iyong monthly is magiging 8,361 pesos. At kapag 24 months naman po, ang iyong monthly is magiging 6,758 pesos.
pesos at kapag 30 months naman po, ang iyong monthly is magiging 5,796 pesos at kapag 36 months naman po, ang iyong monthly is magiging 5,133 pesos at kapag ang down payment mo guys is ginawa mo naman pong 40,000, ang iyong 12 months is magiging 10,590, ang 18 months mo naman is magiging 7,662, ang iyong 24 months naman is magiging 6,198 pesos, ang iyong 30 months naman guys is magiging 5,320 pesos at kapag kinuha mo naman siya sa 36 months, ang iyong monthly is magiging 4,375 pesos. At kapag ang down payment mo guys is ginawa mo naman pong 50,000, ang iyong 12 months is magiging 9,413 pesos, ang iyong 18 months is magiging 6,764 pesos, ang iyong namang 24 months is magiging 5,651 pesos at kapag kinuha mo naman po siya sa 30 months, ang iyong naman pong monthly is magiging 4,844 pesos at kapag kinuha mo naman sa 36 months, ang iyong nga pong monthly is magiging 4,314 pesos. Talagang nakikipagsabayan na talaga si SYM sa iba't ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas. Hindi na rin talaga biro ang nilalabas nilang mga motorcycle dito sa atin para i-market. At katulad nga kay SYM Jet X 150cc, talagang makikitaan mo ang scooter na ito na meron siyang magandang bodyworks, magandang physical appearance, magandang tigdigan, samahan mo pa ng futuristic design, aggressive looking, and more aerodynamics design kahit nga siya ay isang scooter. Madami sa ating mga kababayan ang matutuwa dahil sa bagong scooter na ito, si SYM Jet X 150cc. Kimco Drink R 150cc. Bago nga po matapos ang taong 2023 guys, naglabas nga po dito sa Pilipinas si Kimco ng bago at napakaangas nga po na scooter na nasa 150cc cubic centimeter engine displacement na talaga naman pong napakasulit ng scooter na ito. Alam nyo ba guys na lumipas lamang po ang ilang buwan, ipinalita nga po ng brand na Kimco na ilalabas nga po nila ang motorcycle na ito sa bansang Italy. Pero alam nyo ba guys na kaagad-agad din po na dito sa Pilipinas inilabas din nila ito dito. Pero alam nyo ba guys na isa sa nakakagulat dito is napakasulit po ng inilabas nilang version dito sa atin na Kimco Drink R 150cc. Talagang makikita mo kung kakaiba nga po kesa doon sa inilabas nila sa ibang bansa. Kung pag-uusapan nga po natin ang kanyang physical appearance guys, makikitaan mo din po talaga siya ng napakaganda nga po ng forma, futuristic design, samahan mo pa po sa kanyang aggressive looking, and syempre alam naman natin guys na ang scooter is meron nga pong body posture na relax, talagang pwedeng pwede sa mga malalayong lugar. And syempre comfortability din po sa scooter na ito dahil sa makikita din natin sa kanya nga pong handlebar na meron nga po siyang wide na handlebar para nga po magkaroon ka ng magandang steering radius, lalo na nga po guys kapag nasa traffic situation ka. Kilala nga po ang brand na Kimco guys na meron nga pong mga kalidad na motorcycle na nilalabas. And syempre guys, bawat motorcycle po na inilalabas nila, hindi po ito yung tipong basta-basta na lamang po. Bawat detalye po sa motorcycle, kahit sa kaliit-liit ng detalye, eh napaka pulido din po talaga ng pagkakagawa. Bukod nga po sa pulidong pagkakagawa, nag-iisipan nga po nila ang bawat details ng motorcycle para nga po ang bawat unit na inilalabas nila na bagong motorcycle eh talagang kakaiba, and syempre walang pinagkagayahan nga po sa iba pa nilang mga unit na nagagawa. And eto pa guys, alam nyo ba guys na ang Kimco Motorcycle Brand is talaga naman pong sulit na rin po pagdating sa kanilang nilalagay na mga features and new technology sa kanilang mga new model na nilalabas na motorcycle, na kahit nga po nasa maliit na engine displacement lang ang unit na kanilang bagong ilalabas, eh nilalagyan po nila ng mga new technology, lalo na nga po sa safety features na talaga naman po maaasahan mo na sulit na sulit ang mga specs and features na ito. At dahil sa naandito na nga po sa Pilipinas ang Kimco Drink R 150cc, alamin nga po natin guys kung ano nga ba ang dapat nating abangan sa motorcycle na ito, kung gaano nga ba kasulit ang kanyang specs, features, and syempre kung magkano nga ba ang kanyang presyo. Ang Kimco Drink R 150cc nga guys is meron nga pong 149.8 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, unlike nga po guys doon sa kanilang inilabas na Drink R 150cc sa ibang bansa, yun nga pong mga model na yun guys is naka 2 valves pa lamang, pero yung nilabas nga po dito sa Pilipinas guys is naka 4 valves na, na makakaasa ka nga pong meron nga pong malakas na power performance. Speaking of power performance guys, pag-usapan nga po natin ang kanyang power output, pag-usapan natin ang kanyang
maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 15 HP at 8,500 RPM and meron naman siyang maximum torque na 13.2 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Kitang-kita nga po sa power output na yan guys na didikit na rin po ang kanyang power performance sa iba nga pong mga 150cc na scooter ng ibang motorcycle brand. Ito pa guys, ang isa sa malupit sa motorcycle na ito dahil doon nga po sa ibang bansa, ang nilabas nga po nila na DrinkR 150cc guys is naka-air-cooled lamang. Pero dito nga sa Pilipinas guys, ang inilabas nila is naka-liquid-cooled engine. Isa nga guys na nakikita kong downside sa motorcycle na ito, yung kanya nga pong bigat na meron nga pong bigat na 148kg. Para nga po sa isang 150cc na scooter, mabigat na nga po ang 148kg. Well, makikita din naman natin guys na siguro sa kanyang chassis frame is mga solidong bakal din talaga ang ginamit dito. Pagdating nga po guys sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong 10.7 liters. And ito pa ang sulit sa kanya guys kasi kahit nga po naka 4 valves ang kanyang makina, meron nga po siyang gas consumption na makakaasa kang matipid na meron nga pong kumukonsumo na 40 km per liter. Ang ganyan nga pong gas consumption guys is matipid na po para sa isang 150cc na scooter. Kaya pwedeng-pwede din po talaga ipang long ride ang DrinkR 150cc ni Kimco. Pagdating nga po sa kanyang bore and stroke, meron nga po siyang 59mm by 54.5mm and ang kanya nga pong compression ratio is may sukat nga po na 11.3:1. Pagdating naman guys sa kanyang mga ilaw, siya nga po guys is naka full LED na sa kanya nga pong maangas din na DRL lights and aggressive looking na headlights. Samahan mo pa po sa futuristic design na kanyang taillight. Siyempre, pagdating naman po sa kanyang panel gauge, guys, siya po is naka full digital na po na meron nga unique na disenyo na halos katulad din po sa iba niya pa pong mga maxi scooter ni Kimco. Upgraded na din po ito sa kanyang technology guys kasi nga po siya rin po is naka smart key na makakaiwas din po para sa mga kawatan. And meron na din po siyang built-in na USB charging port. Pwedeng pwede din po talaga ipang low ride para nga po kapag ang iyong cellphone is nangangailangan nga po ng charging, meron nga po siyang USB charging port. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga dimension. Pagdating nga po sa seat height, meron nga po itong sukat na 783mm and ang kanya naman pong ground clearance is meron nga pong sukat na 135mm. Pagdating naman po sa kanyang wheelbase, meron nga po itong sukat na 1,374mm. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, meron nga po itong sukat na 120x70x13 at sa likuran naman guys is may sukat nga po ito na 130x70x13. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang braking system. Sa unahan nga, naka-disc brake nga po ito and sa likuran. And meron nga po siya guys na features na dual channel ABS o anti-lock braking system. Bukod pa nga guys sa ABS, meron nga din po siya guys na TCS or traction control system. Alam naman natin guys na ang traction control system is isa sa pinakasulit nga po na features ng isang motorcycle dahil alam naman natin guys ang traction control ang tumutulong nga po para nga po mapanatiling same nga po ang ikot ng parehas mong gulong para nga po makaiwas sa pagkatumba, pagka-skid and pagka-diskrasya ng rider. And ang traction control guys ang makakatulong nga po para safe nga po ang biyahe. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Pagdating nga po sa unahang suspension, siya nga po guys is naka-telescopic fork na maganda nga pong ginamit na material sa kanyang suspension. At sa likuran naman po is meron nga pong dual shock absorber na suspension. At dahil sa available na nga po ang Kimco DrinkR 150cc ni Kimco, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo. Ang kanyang SRP nga guys is nagkakahalaga ng 152,900 pesos. Pero alam nyo ba guys na meron nga po siyang introductory price na nagkakahalaga ng 149,900 pesos. Yun nga guys is hanggang January lang. Kaya kung ikaw is may budget na, pwedeng pwede mo na nga ma-avail ang Kimco DrinkR 150cc sa halagang 149,900 pesos. Kaya talaga naman pong napakasulit din talaga ng brand na Kimco Motorcycle. Bago nga po matapos ang taong 2023 is nagpasabog pa sila ng isang bagong unit na motorcycle. Ito nga pong si Kimco DrinkR 150cc. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na din i-share para din malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Itchy boy. Thank you.